chosen one. Don't blink. Oh, down goes Thurman. Manny Pacquiao moved in with his legs. Badly hurt. Canelo's got a chance to finish. And the referee. Sa malungkot na balita para sa atin dahil nawalan na naman tayo ng world champion. Ito po sa kapapasok-pasok lamang na balita ng spin.ph WBO strips John Riel Casimero of World Bantamweight title matapos ang dalawang beses na hindi pa ikipagtuos kay Paul Butler. Ito po ang sabi mga amigo sa report. In a statement released on Monday, the WBO said it has adopted the recommendation of its World Championship Committee to strip Casimero of the bantamweight title and elevate Englishman Butler to full champion status. So ibig sabihin po mga amigos, yung pinaglabanan ni Jonas Sultan at Paul Butler noong nakaraan ay inelevate na po bilang isang ganap na korona ng kampyon. Sa iba pang balita, matapos mapagwagian ang WBC belt at Ring Magazine belt noong Sabado sa MGM Grand Las Vegas kontra Oscar Valdez, dalawang belt na lamang mga amigos ang natitira upang tanghalin si undefeated Unified Junior Lightweight Champion Shakur Stevenson na undisputed champion. Kaya naman sa press conference after talunin si Valdez, natanong si Shakur Stevenson kung ano ang susunod na hakbang nito. Balak ba niyang kunin yung natitirang dalawang belts o aakit na siya sa lightweight division? Ayon kay Stevenson, nais niyang maging undisputed muna sa junior lightweight. Pero bukas pa din ang pinto kung mas may malaking laban na ihahain sa kanya. Well, sa itinatakbo po ng sitwasyon ngayon mga amigos, mukhang malabo maging undisputed si Shakur Stevenson. Hindi dahil sa hindi niya kaya, kundi dahil ang kanyang promoter na si Bob Arum ay hindi interesadong ikasa ito. Parang papunta na kasi sa pagiging superstar status ngayon si Shakur Stevenson na hindi naman po natin maikakaila dahil tumabo nga po ng average 1.3 million viewers ang huling laban sa ESPN. Pero pa dyan yung dami ng nanood sa mismong venue at dinaluhan ng ilang mga kilalang personalidad like Tyronn Lue at mga sikat na rappers. Kaya para pag-aksayahan ng oras ang pagkuha ng belt sa mga kampyon na hindi masyadong kilala like WBA Junior Lightweight Champion Roger Gutierrez at IBF Junior Lightweight Champion Kenichi Ogawa. Sa tono ng pananalita ni Bob Arum ay parang wala itong balak na ikasa ito para kay Stevenson. Wika ni Arum, kalimutan na ang pagiging unified champion. Pero ang ibig sabihin niya dyan mga amigos, I'm sure pagiging undisputed. Dahil unified na po ngayon si Shakur Stevenson, nagkamali lang siya siguro. Kalimutan na ang pagiging undisputed dahil maging sa loob ng kwartong to, wala naman nakakakilala sa WBA champion at IBF champion. So sino ang gugustuhin ikasa ang laban na yan? Hindi tatabo yan. At dyan na nga po papasok ang posibilidad na magpang-abot si Shakur Stevenson at Vasily Lomachenko. Dahil kailan lang pinaubayan na ni Lomachenko kay Devin Haney ang paikipagtuos kay George Cambosos Jr. At dahil may rematch clause ang laban, medyo matatagalan itong si Vasily Lomachenko maka-entra ulit sa title picture. Pero sa big money fight, kung pera at legacy ang pag-uusapan, suwak na suwak ang Shakur Stevenson versus Vasily Lomachenko. Parehong legasiya ang habol ng dalawang boksingero. Ang reason lang naman kaya kinokolekta ni Lomachenko ang belt sa lightweight. Dahil wala naman malaking pangalan na available sa kanya noon, umakyat si Mikey Garcia. Ayaw lumaban ni Tank Davis. Kaya ang pagiging undisputed ang naging target ni Lomachenko. Pero big names talaga ang mas gusto ni Loma kahit sa mga panayam sa kanya dati. Sa kaso naman ni Shakur Stevenson, ayon sa kanya, handa na siyang maipagtuos kay Lomachenko. Wala naman daw siyang kinatatakutan o iniiwasang laban, maging sino man ang iharap sa kanya. Pero aminado siyang naguguluhan siya kung kukunin ba niya lahat ng belt sa junior lightweight o uunahin ang mga big fights. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan, pamalag ako para sa bayan. Basagan na bungo para sa akin, putek, pabor, pangayan. Walang Reno TV.